Ayun mga kagwaps, ito yung ating mga South Warriors. So maganda ang araw ngayon. Expected namin bukas sana ganito din kaliwanag mga tropa. So naikarga na natin yung mga ibon natin, 12 piraso mga kagwaps, at hihintayin natin yun bukas ng umaga. So sa ngayon, mga pang South muna ang ating tututukan, ating titrainingin, at kung kaya natin mga tropa, bigyan din natin sila ng paligo mamaya para nang sa gayon, talagang fresh na fresh yung ating mga pang South ngayon mga tropa. Sa lahat ng mga kagwaps natin dyan na nagkarga, lalong-lalo na may derby sa Sunday, Friday ang kargahan nun mga kagwaps, good luck po sa inyong lahat, at nawa po sana mapauwi ng mga tropa natin dyan yung kanilang mga kalapati. Ganyan ang buhay dito mga kalapatids, kapag ang kalapati natin wala dito yung mga nakapanglaro natin, magpo-focus muna tayo sa pagpapalipad, sa pagpaparonda ng ating mga pang-south. So buksan na natin to mga tropa. So alam ko naman na yung iba medyo nagsasawa na rito sa loob natin, pero ganun talaga, araw-araw ko ipapakita sa inyo kung ano yung mga program natin mga kalapatids. Pag may rumondang isa dito, magro-rondahan na lahat yan eh. Yan, labas na. Yun, nice. Labas na dun sa kabila. Labas na. Ayan na, okay na. Nagro-rondahan na silang lahat mga kalapatids. Kainitan natin sila paro-rondahin mga tropa. So first time nila, ito ang tatamad oh. Akala nila, gusto agad nila magpapatoka. Pero syempre, magpaparonda muna tayo mga tropa. Papakita ko sa inyo kung paano pumasok mamaya mga ibon natin nato. Gandang tingnan mga tropa kapag maaraw ano, ayan oh, napakagaganda, napakakinis ng mga ibon natin pag maaraw. Pero pagdating na sobrang ulan na, ang hirap na magpakinis ng ibon mga tropa. Samantalahin natin pagkakataon mga kalapatids, mga kagwaps, para nang sa gayon ay makita natin na rumoronda sila sa gitna ng arawan mga tropa. Hindi puro na lang ulan, kasi pag puro ulan ang papangit ng ibon mga kalapatids, nadudurog ang balahibo. Ayan sila oh, ronda kayo, sige lipad. Mga tropa, tumutori sila oh. Tumutori, ala, sige, alagwa pa, alagwa. Ayan, tataas nila mga tropa, ayun ah. So, maganda talaga kapag maaraw, talaga makikita mo ilipad ng ibon mo. So, ayan, siguro mga ilang buwan pa, mga isang buwan pa siguro, magpe-feathering na tayo mga tropa, kasi sanay naman narito yung mga ibon natin na to. Nga pala mga kalapatids, ito pala, may pumasok pala na kalapati dito sa atin, BBC ang singsing mga tropa. Ayan oh. Pinasok ng BBC yung loft natin. Ayun na rin pala yung mga ibon natin. Bilis nila pumasok mga kalapatids. Pasok na pasok, pasok. Mainit nga lang mag-training mga tropa, pero okay lang. Ayun na, magpapasukan na yan mga kalapatids. Pagka one day feed po, ganyan, ganyan sila kaamo. Pero tingnan nyo yung mga katawan nila, malalapad na mga magagaan mga kalapatids. Ayan, sa karera, pag-aano ng katawan ng kalapati, mga tropa. So, ayan, bigyan lang natin sila ng mga kailangan nila sa loob and then, okay na mga kalapatids. So, tatlo na lang yata yung nasa labas, ayan na, nagbabaan na rin. Mga matatagal mag-ronda yun eh. So, tara, sikasuhin muna natin. Ganda ng mga anak ng Acebird ko, mga tropa oh. Eh, pasok kayo dun. PHA natin, nung nakaraan, napakakulit na ito, pero ngayon, tingnan nyo, napakapogi na mga tropa. Ayan o, PHA ito, MacArthur. Magkadugutong dalawa na ito eh. Pasok na. Ayan o, tapos meron pang isa dun sa taas mga tropa, tingnan natin. Ayan o, MacArthur banded din mga tropa. Ayan mga tropa o, MacArthur banded din yan o, ganda. Okay, pasok na rin. Tatlong MacArthur pa mga kalapatids, yung nahuli pala. Siyempre, pasilip ko muna sa inyo yung mga pang-south natin mga kalapatids. So ayan, tingnan nyo naman, makikinis, magaganda, halos sa piling-pili na mga tropa kasi marami na rin nga nalagas dito sa mga kalapati natin na to. So shoutout sa mga kalapatids natin dyan na nagre-ready na ng kanilang mga pang-south. Ito po yung makakasabay ng mga ibon po ninyo dito po sa loob ni Kuya Guaps TV Official. So ganito talaga ako mga tropa pag araw ng Sabado, tapos wala akong pasok mga tropa. Yung mga pang-south yung tinitraining natin at pinaglalaruan natin ngayon mga kalapatids. Ang ganda nilang tignan mga tropa, basta't maaraw makikinis sila, pero pagka dumating na ulan nababasa sila mga kalapatids. At ewan ko ba mahihilig mga magbasa itong mga ibon na to, pero ngayon bibigyan siguro natin sila ng paligo mga tropa para makaligo sila dito. So ayan o, tingnan nyo ay mga PHA ko, sama-sama na sila dyan, all south to mga kalapatids, mga agwaps. Yun o, so wait lang at recover ko muna itong mga to. Eh mga tropa, ganyan sila katindi magagawan sa patuka. Oh. One day feed mga tropa.
isang beses isang araw lang tayo nagpapatuka. Gagawa-gawan sila, oh. Ayan. Tapos pag lumapit pa sa akin mga tropa, grabe, oh. Oh, 'di ba? Ganyan baka amoy mga kalapati ninyo. Sa mga nagsasabi na hindi daw okay one day feed mga tropa, okay po ito, lalo na po sa mga young bird na ganito kasi ito po yung nagtitraining sa kanila na mabilis na pumasok dito po sa loob nila. So yung iba po kasi ang akala po pag sinabing one day feed, yung ginagamit po na pagpapakain kasama po sa derby, eh isang beses lang din po. So hindi po mga kalapatids. Pagdating po ng derby, balik na po ako sa normal po na pagpapatuka. Pero pag nagtitraining po ako mga tropa, one day meal lang po ako. One day feed lang po ako sa isang araw para po mabilis po silang pumasok dito sa loob natin. Ganito nga pala mga kagwaps yung pagpapatuka ko sa mga kalapati natin. So kung mapapansin nyo, isang beses ko lang ito pinapatuka dito sa loob natin. At kung makikita nyo, nagpapatong-patong. At nag-aagawan talaga yung mga kalapati natin para lang makatuka mga kagwaps. Masaya itong gawin mga kagwaps kasi kita nyo, sobrang aamo ng mga young bird natin. Kaya kung gusto nyo na maging ganito rin yung inyong mga young bird, eh wag po kayo mahiya at subukan na yung isang beses lang na magpatuka. Yan, iba-iba talaga tayo ng technique mga tropa. So tingnan nyo, mga young bird lang to, matured lang ang itsura nila. So matagal pa tulilipad mga tropa, parang nasa April pa tulilipad. Pero ngayon mga kalapatid, tinuturuan ko na po sila na maging disiplinado. So sana kayo din po mga kalapatids, eh, simulan nyo na po ang pagtitraining sa inyo pong mga kalapati. Okay na, tara! At tagal naman. Dito yung i-recover ko na BBC mga tropa. Ayan o, may dagit tayo rito, BBC. Ayan, sobrang ilap niya mga kalapatids. May tama po siya ng baril sa dibdib. So tingnan natin, pumasok, nakita ko lang dito. Pasukin natin dito. Ayan siya mga kalapatids. So kung kanino man po itong kalapate, sa mga taga Pampanga, may tama po ng airgun sa dibdib yung inyo pong kalapate. So tingnan natin, kapag malakas na to, mai-recover ko ngayong araw, siguro mamayang hapon, pawawalan natin mga kalapatids. Pero ang singsing niya po, BBC, double banded po siya. So sa mga taga Pampanga, pakishare na lang po nitong video ko para po makilala kung sino po ang may-ari po nitong ibon na to. Naghahanap ng magandang pwesto itong si BBC mga kalapatids. Mukhang matalinong ibon din to. Ayan o. Nandito lang siya sa viewingan natin. Pero kahapon, dahil siguro sa pagkakaulan, pumasok po siya rito sa loob ko. So tingnan natin, sana makita natin yung may-ari nito kasi may tama sa dibdib, hindi makakalipad ng maayos to mga tropa. Nagkataon pa, nagpa-ronda tayo kahapon, nasama sa mga young bird natin, bago tayo magkarga ng derby, eh pinasok pa ng BBC banded itong ating loop mga tropa. Ayan o. So sa mga taga-Pampangang kalapatids ko dyan, pakishare po nito at baka po sa inyo to, kulay blue po, na BBC po ang singsing mga kalapatids, double banded po, kulay dilaw po yung isa. So nawa po ay makita ang may-ari nito. So mga tropa, kung di pa kayo nagsubscribe dito sa aking YouTube channel, ay magsubscribe na kayo. Wag nyo rin kalimutan yung bell notification mga tropa kalapatids. So dito ko natatapusin tong video na to. Muli, this is Kuya Ray and you are watching Guaps TV. Peace out!